Araw-araw, libo-libong commuter ang nakikipagsapalaran sa kalsada sa kanilang pagpasok sa trabaho o eskwela. Ano-ano na nga ba ang mga pagbabago sa mga pampasaherong bus at jeep? Alamin sa unang balita ni Joseph Moro. Bago na ang istasyon ng EDSA Bus Carousel sa bandang North Avenue na nasa tapat ng Philam Subdivision at malapit sa isang bagong casino complex at istasyon ng ginagawang subway. Isa rin ito sa mga busway station na merong elevator para sa mga may edad at may kapansanan. Yun nga lamang, may mga nagbabasag na ng elevator na gawa sa salamin o kaya na may sinisira ang wiring. Ingatan po natin kung kulong siya at hindi nakikita yung tao sa loob, pwedeng pagmulan ng krimen ito. Isusunod na ang mga CR na i-re-require daw sa kumpanyang mananalo sa privatization ng carousel. Siguro magiging part yan ng terms of reference natin. Habang ang bus system sa EDSA inaayos, ang modernisasyon sa mga jeepney patuloy na sinasalubong ng pagkwestiyon. Tinawag yang palpak kaya ipoprotesta yan ang grupong Piston at Bayan sa araw ng State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes. Tatangkain daw nilang lumapit sa batasang pambansa. Sona, dapat malapit ang mamamayan doon. Talagang isusubok yon. Ang MMDA naman magpapakalat ng lampas 1,000 mga enforcers para sa Sona. Ayon sa MMDA, hindi naman daw buong araw na sarado ang Commonwealth Avenue dito sa Quezon City para sa Sona ng Pangulo. Siguro mga mid-afternoon namin isasara yung pong Commonwealth portion noon. Magkakaroon naman ng zipper lane, kaya kumbaga hindi total closure.